ibig sabihin po niyan o iintindi po natin, alam ni David ang kilitin ni Lord. Amen. So ibig sabihin, alam ni Lord how to please God. And one thing we will notice about David, ano pong sinabi sa Biblia? Before he even went to battle, at maging kalabanin niya yung mga, first and foremost, yung mga Philistines, di ba? Yung mga ice, insecticides, lahat ng mga kalaban ng Panginoon bago niya kalabanin. Anong sinasabi ng Biblia? He inquired of the Lord. So that word, he inquired of the Lord. Sabi niya, Lord, lalaban ba ako nito? Kadalasan tayo, we are over too confident in our life that we do not want to ask God, kahit na sabihin mo kung alam na alam mo na yung ginagawa mo. One thing I've noticed also in my life is, kahit po may lakad ako, alam ko na kung ano yung lakad ko. Every time po na ako ay pupunta, na hindi ako nag-pray, at sinasabi ko, alam ko na, putahan ko na yun. Kulang yan, di ba? Alam ko nangyayari, go. Yeah? Meron pong delay, o meron mga pangyayari na beyond your circumstances or beyond your control na talagang magkakaroon ng abiriya sa yung pupuntahan at gagawin. But when you inquire of the Lord, just like David, that he inquired of the Lord, he asked God kung ano yung gusto niyong ipagawa sa kanya ng Panginoon, then he had success and victory. Dahil yan po ang susi. We are to rely on the Holy Spirit. We are to rely on God for everything. Kahit po sabihin mo, alam mo na, at yung talagang sanay ka na, sa trabaho ba, hindi ka na nag-pray. Dahil alam mo na yung mga makina. Makikita mo mamaya, biglang magkakabiri yung makina mo, hindi mo alam. Dahil parang sinasabi mo, nagpamalaki ka sa sarili mo, na talagang ikaw yung boss ng lugar mo, parang alam mo na. Pero ang sabi ko ng salita ng Panginoon, we are not to trust on our own understanding, but we are to rely on God and the Holy Spirit. It also involves your work life. Tignan nyo, pati sa pagtatrabaho, sabi sa 5, verse 9, slaves, be obedient to those who are your masters according to the flesh, with fear and trembling, in the sincerity of your heart as to Christ, not by the way of eye service as men pleasers, but as slaves of Christ, doing the will of God from the heart, with good will render service as to the Lord and not to men. Kapag ka, ikaw ba'y nagtatrabaho? Ito ba'y ginagawa mo para sa Panginoon? As if God is your boss. Yeah? O malalaman mo sa kumpanya mo kung nandiyan si boss, ang bibilis ng mga kilos. Yeah? Ibig sabihin, it is eye service because that is not doing as if the Lord is your boss. Sabi ko ng salita ng Panginoon, promotion doesn't come from the east nor from the west, but from the Lord. So si Lord ang mag-aangat sa iyo. Hindi mo kailangan magsipsip pa sa amo. Dahil the Lord will promote you. He is the one who will promote you. So, ang pagsisikap mo, bagamat hindi nakikita, ganun pa rin ang face mo. Ganun pa rin ang tinatawag na bilis mo. Dahil alam mo na ang nakakakita sa lahat ng ginagawa ay ang Panginoon. Your one life. Oh, meron palang one. Anong ibig sabihin nyo? In spiritual, alam po natin na meron tayong kaaway. Sino yung kaaway natin? Uy, narinig ako pangalan ha. Hindi yun. Ang kaaway nyo ay ang sino? Si Marlon? Hindi. Kala nyo lang yun, pero hindi si Marlon. Ginagamit lang si Marlon. Hindi po. Hindi natin kaaway ang mga tao. Ang sabi ng salita ng Diyos, the weapons of our warfare are not carnal, hindi po sa pamamagitan ng laman, but they are spiritual. So if we will ever have an enemy, irregardless na gamitin man ang tao, hindi po sila ang tunay na kalaban. Ang tunay pong kalaban ay masasamang espiritu na gumagamit sa mga tao. Pagbisan po, mas masakit pa, gagamitin pa yung mga mahal mo sa buhay. And that is, kailangan nating mapagtagumpayan sa pamagitan din ng pagkuskus ng banal na Espiritu. So tingnan natin, we all know this, the full armor of God. Sabi sa verse 10 to 17, finally be strong in the Lord and in the strength of His might, put on the full armor of God so that you will be able to stand firm
against the schemes of the devil. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers and against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Therefore, take up the full armor of God so that you'll be able to resist in the evil day. So, they know that the evil day will come. Pero anong sabi ng salita ng Panginoon? That you might be able to resist. Kailangan po handa tayo because alam natin that yung problema dumarating, may implikasyon oriented, dumarating ang problema. Kapisa na solve mo na yung problema, ito na naman ang panibagong problema. And this is just to overwhelm you. Pero sabi nga, magagawa natin ang lahat ng bagay dahil kay Kristo na nasa atin. For greater is Jesus, sabi ng salita ng Diyos, who is in us than He that is in the world. Ang sabi ng salita ng Diyos, kapag sinasabi mo hindi mo na kaya, then sabihin mo, bless the Lord, O my soul, and all the wisdom in me, bless His own name. At sabihin mo sa iyong espiritu, kung sabi mo yung sarili mo, hindi parang baril na kinakausap ang sarili, kundi you are talking to your soul na sinasabi mo, I can do all things to Christ who gives me strength. Because you are convincing yourself to trust in the Lord na siya ang magbibigay ng kalakasan sa atin. Because surely the hour of testing will come. The trying of our faith will come. Kahit sabihin mong iiwasan mo itong bagay nito, it will come. But the distinction between us is yung sinasabing isang bahay na nakatayo sa may matibay na pundasyon. At kung hindi matibay na pundasyon mo, then ang sabi, kahit na parehong-pareho ang the wind, the rain will come, but the one who is not founded on the rock, the firm foundation, which is Jesus Christ, it will fall. But if you are on a firm foundation, then you will stand. So, sabi, feet with the preparation of the gospel of peace in addition to on top of the shield of faith, which you will be able to extinguish all the flaming arrows of the evil one, and take the helmets of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God. Kung mapapansin nyo, kung bibilangin niya, 7 yan. Ang pito yung tinatawag prayer, because 7 is God's number. 7 is God's perfection. On the 6th day, God created everything. On the 7th day, He rested. 7 is God's number. 7, yung lampstand of God is all 7, because 7 is God's number. So, we need all of this. We need prayer. We need the sword of the Spirit. We need the belt of truth. We need the breastplate of righteousness. We need all of this. At ito pong lahat ay mangyayari. Ito pong lahat ay makakaroon ng katuparan kung tayo ay busbos ng banal na Espiritu. And also, we understand because Acts 1:8 says that you shall be filled, you will be filled with power and you shall be my witnesses. So sabi ng Acts 1:8, alam na alam natin ito na tayo ay bibigyan ng kapangyarihan para maging saksi. Ano yung saksi? 24 oras? Hindi po. Para saksi sa mga bagay na ginawa sa atin ng Panginoon. Anong ginawa sa iyo ng Panginoon? May ginawa ba sa iyo ng Panginoon? Amen. Oo, noong 2001. And 2016, meron ba? Meron ba? Amen. 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 Diba? Pero, yan na, tayo ay magiging saksi sa lahat ng mga bagay na ginawa sa atin ng Panginoon. Ang simpleng bagay na pasalamatan natin ng Panginoon sa lahat ng kanyang ginawa. Kahit pa lamang sa ating mga Facebook. Ha? Pag minsan, bubuwas ka ng Facebook, may kaaway pa eh. Huwag ganun. Kailangan ipakita natin na kahit sa mga simpleng bagay, kaya natin magpasalamat sa Panginoon. At kaya natin maging buhay na patotoo. Gamitin tayo ng Panginoon kahit sa paano. So, you will be a witness. Sabi ng 10, verse 19. 6:10. Then Acts 1:8. Sorry. So, also, it is an opportunity for God if there is darkness everywhere. Kagaya ngayon, nakikita po natin, padilim ng padilim ang mundo ito. Pero po, tayo
tayo po ay magliliwanag because nasa atin ang Espiritu. So, enough said. Alam na natin na kailangan tayo mag-expose ng banal na Espiritu. Ano naman ang mga requirements? Akin sa Taiwan, siyempre. Anong requirements? Diba? Pasok ba ako? May pleasing personality naman ako eh. Hindi lang naman mababang paaralan eh. May ating mataas na paaralan eh. So, pasok din. So, right now, isipin natin, ano ang mga requirements for you to be able to be filled with the Spirit of God? Sige, tingnan natin yan. Ano? Tatlong bagay lamang po. Unang-una, you need to be converted. Because the filling of the Holy Spirit is an exclusive privilege for the redeemed. Ano ibig sabihin ng exclusive? Parang isang country club. Ang makakapasok lamang. Yung mga members. Costco. Ang makakapasok lang sa Costco, yung mga may ID. Di ba? Pwede ka rin sumama, sama-sama lang, pero hindi na. Makakabili ka rin, pero kailangan mo yung may ID. So, ibig sabihin, exclusive. Is Christianity like that? Exclusive ba ang pagiging Kristiyano? Yes. Di ba? Throughout the Bible, makikita po natin that God has chosen one race of people. At sino yun? Yung tinatawag na Israel. Eh, bakit ganun? Ano pa ibig sabihin? Sabi pa ng salita ng Diyos, He is no respect of a person. Eh, bakit pumili siya ng iba? Bakit sinabi niya, I love Jacob and Esau, I hate? Bakit ganun? Ibig sabihin, may favoritism siya. Hindi po. Kasi po, hindi po lahat ay anak ng Diyos. Amen? Amen. Lahat ba anak ng Diyos? Lahat ay nilikha ng Diyos. Totoo. Pero hindi lahat ay anak ng Diyos. Yan po ang masakit na katotohanan. Kaya pag may nagsabi po sa inyo, oh, yabang mo na, parang ikaw lang anak ng Diyos. Ayaw ko. Panibaya mo. Salita ng Diyos. Di ba? John 1 verse 12. Ang sino man tumanggap at nangalis sa kanya, ang binigay niya ng karapatan at kapangyarihan magitan ng Diyos. So, yan yung sinasabi natin, ang batayan natin ay kanyang sinta. So, John 1:12. O bakit? Meron bang anak ng Diablo? Oo, meron. Sabi ng John 8:44, ang sabi. Anong sabi ng John 8:44? Basahin ko na, baka magkamali pa ako eh. Basahin natin. Huwag ka titingin sa katabi mo ha, ah, binabasa mo. Magagalit yan. Hello. John 8:44. You are, maganda yung verse, tsaka may mic. You are of your father, the devil, and you want to do the desires of your father. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth because there is no truth in him. Whenever he speaks a lie, he speaks from his own nature, for he is a liar and a father of lies. Sinong sinabihan yun to? Mga Israelita po. Sinasabi ang kanilang ama ay si Abraham. At anong sabi, anong respond ni Jesus? Ang inyong ama ay ang Diablo. Sakit, no? Oh, grabe masabihan ka ito. Meron po kami caretaker dati na ito, nag-caretaker sa church. Ayaw na ayaw itong verse na ito. Kasi ayaw niya i-memorize dahil makaka-open ito. Because, but this is the word of God. Yeah? Na ang lahat ng tao ay nilikha ng Diyos, oo, ngunit hindi lahat ay anak ng Diyos. You need to be converted to Christianity. You need to know Jesus as your Lord and Savior. You need to accept what Christ has done on the cross when He died for you. So not everybody is saved. Kaya hindi ko mo po namatay na si Jesus sa krus ng Kalbaryo, lahat iligtas na. Yan po ang dahilan kung bakit o bakit sinasabi yung barbero na ano, talagang may Diyos eh, bakit may ray pan, lahat ng pan in the Philippines meron. Right? They can count them, it's more pan in the Philippines. It's more pan in the Philippines, na pan. Kung talagang, change is coming na to.
So, kung talagang na bahay, magulo ang mundo natin, ang tanong is, lumalapit ba ang tao sa Diyos? Ang mga Pilipino po, totoo po, mga Diyos po tayo. Pero wala po tayong paggalang sa Diyos. Kasi bakit? Hindi po natin ina-acknowledge. We have a form of religiosity na sinasabing pagkaganyan, ang dami nating mga seremonya sa ating mga katawan para lang masabing tayo ay mga Diyos. Pero yung sabihin pong i-acknowledge natin sa talaga yung ating Diyos, doon po nahihirapan. Nasa harapan po yung kanilang Diyos, pero pag may nag-cut sa kanila, bumubulaklak yung mga bibig. At kung makasagasa, di ba? Road rage. And they are seeing that they are godly. But hindi nga po yung tamang pagkilala sa Diyos. Sinasabi ang Diyos ay isang bagay lang. Ngunit tayo po na mga nakakilala sa Diyos at alam ang kanyang salita, we know that we need to be converted to Christianity. Because Christianity is not inclusive. Hindi po lahat ng religion, sabi po ng mga makabagong inasabing katuruan ngayon, kahit mga Christian, they are embracing it. We need to be tolerant. You need to preach tolerance. Tanggapin mo ang lahat ng religion. Kasi kung Muslim sila, kung ibang religion nila, pupunta rin sila sa langit. Mali po yun. We need to lead them to makita nila ang katotohanan that it's only Jesus who will save them. It's not the religion. And hindi yung pagpasok sa isang religion, pagsabi sa isang religion, makakapagligtas sa iyo, kundi yung personal ng pagkakilala at pagtanggap sa ginawaan ng Diyos sa buhay mo nang namatay si Jesus sa iyo, in your place, if the person will accept that and he will not embrace his religion or her religion, then ito ang kapamaraan ng Panginoon para siya ay magkakas. Because Christianity is not inclusive. It is exclusive. So ang tanong is, tinanggap mo na ba si Lord sa iyong buhay? Naranasan mo na ba ang pag-ibig niya? Binago na ba niya ang buhay mo? Naranasan mo yung kanyang kapatawaran nang ikaw ay unang tumanggap sa kanya bilang Panginoon? This is the greatest decision you will ever do in your life. When you open your heart to Jesus and accept Him as your Lord and Savior, ibukas mo yung pinag. We are not talking about religion here. We are not talking about isasign mo yung pangalan mo sa global mission, Kaichong, and you are now a member. That's beside that. Ang pinag-uusapan po dito is, kilala mo na siya. Pangalawa, it is a commitment. To be able to be filled with the Spirit of God, you need to be committed. To what? Not to the church. Siyempre, it will follow. Pero you are to be committed to a person. You are to invite Him to come in and take control of everything. And yield to Him. Ang isang tao po under the influence of alcohol, kaya po idinikit po yun. Ano ang nangyayari sa isang taong lasing? Kapal mo ka. Madulas nila. Kung may sekreto ka, sige mo. Para malaman mo kung anong sekreto. Yeah? Pero ano nangyayari kapag ito'y puspos ng Banal Espiritu? You will be able to do the way of God. You will be able to be used by God. Kasi ikaw ay God, the Lord will God. Throughout the Bible, makikita po natin. And Peter was filled with the Spirit of God. They were unschooled men. Wala po silang pinag-aralan. But one time, Peter speak and about 3,000 were saved because of the filling of the Holy Spirit. Not because Peter is special. Sabi nga ng Biblia, wala nga siyang pinag-aralan. Mababang paaralan, manginisda lang. Pero nung ibukas niya ang kanyang bibig para magsalita, para sa
Panginoon, salita ng Diyos, many were convinced, not because of his pleasing personality, but the Spirit of God. How about Samson? Filled with the Spirit, isang buto lang, pinampatay niya sa mga kalaban ng Diyos. Isang buto. How many thousands were killed with just one bone? Ang nangyari lang kay Samson, he took it upon himself, nagyabang siya. Siya yung bida. So hindi niya in-acknowledge yung spirito ng Diyos na pumunta sa kanya para tulungan siya magawa. Gusto niya ipagawa ng Panginoon sa kanya. How about many, many people? So if you see, kung titingnan natin ang Biblia, kapag ikaw ay nabuspos ng banal na Espiritu, you will be able to do what God wants you to do. So gusto mo ba magawa ang kalooban ng Panginoon? Gusto mo ba maging effective worker of the Lord? Gusto mo ba maging effective partner in ministry? Ang kailangan po natin ay ang pagpuspos ng banal na Espiritu. Na tayo po ay gamitin niya na naaayon sa kanyang kalooban. Kasi ang isang tao na si magkocontrol ang alam. Pero yung isang tao puspos ng banal na Espiritu, it's not being controlled, but being led by the Spirit of God. So the last is claiming. So ano mangyayari sa claiming? We receive Christ by faith, and we must have faith. He will also fill our lives. It is by faith. Hindi ka kailangan may maramdaman o ano, but by faith. It's not about feelings, but it is by faith. So, if you have the tree, you are converted to Christianity, you accept the Lord, you are committed, and you claim it by faith, then you can be filled right now with the Spirit of God. And the last, ano po ang resulta? Ang resulta ng pagiging puspos ng banal na Espiritu, relationship will change towards God. I'd like to think of our relationship just like this cross. Sabi ng salita ng Diyos, Jesus Christ grew in His stature, in His favor with God and man. So, ang principle ng salita ng Diyos, if our relationship with God is right, then every other relationship, horizontally, relationship with other people, God will take care of it. Same also in the life of someone. He grew in his stature with his relationship with God and with man. If you are filled with the Spirit of God, then the favor of God is in you. Sabi ng Acts, anong sabi ng Acts? And they grew in numbers, and the Lord added them numbers, and the favor of people was upon them, because they were all filled with the Spirit of God. So if you want your life to change, na talagang baguhin ng Panginoon ang sitwasyon mo, ang buhay mo, di ba? Na hindi na lang palaging alunan. The natural reaction is kapag may nang galaiti sa iyo, maggalaiti tayo. Kapag kami ang buto sa buto, mata sa mata, ngipin sa ngipin, di ba? Parang gano'n, di ba? Kinanti mo yung ating... If you want all of these things to change, then you need to be filled with the Spirit of God, and your reality will change, because ang bunga ng pagiging puspos ng banal na Espiritu ay pag-ibig ng Diyos. Amen? Ang sarap kaya magtrabaho sa isang lugar na may pagkakaunawaan. May pagkakaisa, di ba? And it can happen starting with you. Pagaling, mag-iisa lang ako rin. Wala yung posible sa Diyos. Kaya kanyang gamitin. Kahit na sabihin mo, ang dilim-dilim. Dilim-dilim doon sa lugar namin. Pati mga mukha ng mga tao, dilim-dilim. Ikaw ang liwanag. You are the light of the world. At kung gusto mong talagang magliwanag dyan, ba? Bago yung sitwasyon, yung mga tinatawag na pagbisan, di ba? Makakita tayo sa mga company, mali yung mga pamaraan, di ba? The change will start with you. Ikaw na yun eh. Ay, hindi. Kaya mo munang Bible study sila bago siguro.
Ikaw na yun. Because you are the light there. Ikaw magiging ilaw. At kailangan mo si Lord. It's not that God will iaakan sa ila because kailangan mo nga mapuspos na ng amen? Amen? So ang tanong is, the question is, challenge for is, can you honestly say that you are spiritual? Masasabi ba natin na sa mga estado ng ating paglakad bilang Kristiyano ngayon, tayo ba ay puspos na ng Panginoon? Nakakabigay ang katahimikan. Ngunit ang ibig sabihin niya ay talagang we all need the feeling of the Spirit of God. So, sige po, I challenge you to come before the throne of the Lord and open the doors of your life and in your heart. And let the Lord have control. And let us pray. Talagang tayo ay mabuspos ng Espiritu ng Panginoon. Yes, Lord, we need it. We hunger and thirst for your righteousness. Lord, we want you. We want you to fill our lives. Immerse us, Lord. Soak us in your presence. Anything less is not worth it.